dinideliver ba dito? May manggagawa, may kanya-kanya kasi kami dito yung manggagawa mo na yan. Oh. Lahat ng mga tindahan, may kanya-kanya kami tao doon. Oh. Keychain ito. Magkano ito? Wala na ba? Ito. Keychain na balisong. Yan ang bunso. Cute. Yung po yung bunso. Bunso? Bunso ang tawagin. Ah, kasi maliit siya. Maliit pala siya. Tumang yung lalaki ganyan. Yan ang kahanay. Hindi pa, may mas malaki sa ganyan. Kasi bunso daw ito eh. Ang tawag ko dito, wala yung Denso Padilla. Ha? Kay Denso Padilla ang tawag. Oo. Oh. Kay Denso Padilla? Ang tawag daw dito, Denso Padilla. Kasi siya... Kasi nung si Denso Mahan, lalagang kita lang ganyan. Oh, okay. Magkano naman yung... Yan. Depende naman sa size, may 3-5. Yung kay Denso Padilla? May 3-5, may 3,000 ma'am. May 2-5. Yan, yeah, ito ma'am, oh, dati mga sizes to. Ah, oh, okay. Andito tayo ngayon sa Leo Rivera's Balisong, dito sa Barangay Balisong, Taal, Batangas. Leo Rivera po. Ako po ang owner ng El Rivera's Balsong. Ilang taon na kayo dito? To be exact po ay March 9, 1991. Almost 30 years na po. Kalapit na anniversary. So, dati gumagawa kayo, ngayon hindi na. Hindi. Dahil takuhan na lang gumagawa. Saan po ang pagawaan nyo? Ay, ngayon po, ang gawa po sa kanya-kanyang bahay na. Sabi nila. Opo, kanya-kanya ma. So wala kayo talaga yung kagawa? Wala po. Nung una po, ganoon, ay kaya lang ay medyo mabulo kung masalim mo. Sa kanya-kanya ma, pinagawa. So ano yun? May machine? Machine po. Ang paggawa po kasi ng balisong, mas for ang handmade, ano? At sabihin natin, 70% ang handmade, kaya po na mga machine. Kaya natin yung machine. For ang handmade. Itong mga to? Ayan po, ay, ano po to? Handmade po. Lahat po yan handmade. Yung sungay ng kalabaw, ang sinasabi. Meron po, sungay ng kalabaw. Yan ang handmade. Marami pong klase na. Yung machine made. Hindi, 70%. Eh, ginagamit na po kasi ang machine. Pag yung maglalagay na ng blade. Ah. Pero ang housing po, almost handmade. Ganun po, handmade po lahat to.
Ito po, sungay ng kalabaw, kulay black. Anong sukat po yan? 29 po. Ayun yung sinasabing 29 sa taga. Uh-huh. Kaya po tinawag na 29, 29 cm hanggang dito. Ay, magkano naman ang isang kanya? Uh-huh. Ito po yung mahal, 2015. Bali class A po to. Pero meron po tayong ordinary. 400 lang to. Sarawakan nyo. Oo, makukumpir mo yung bigat at saka yung gahan. Pero parehas po yung 29. Ah, parehas na 29. Ito, ano itong design? Plastic na po yan. Ah, plastic, iyon. Yan po yung sungay. Ang original pong handle ng balisong ay sungay ng kalabaw at saka sungay ng isa. Meron ka pa sungay ng isa? Meron pa po. So talagang sungay yan? Puro, puro talaga. Oh, ay, na. Mabigat siya. Benta mo rin? 2.5 po yan. Oh, kaya mahal po ang sungay. Ito po'y very rare na ngayon. Wala na makukuna ng sungay ng isa. Ngayon, humanap kami ng replacement ng sungay. Ito po. Halos malapit din naman. Pero ito po'y buto ng kabayo. Buto ng kabayo? Yeah, buto-buto ng kabayo. Buto-buto ng kabayo. Ito po talaga ang sungay ng isa. Ito po, buto rin ng kabayo. Kaya lang smooth, walang ukit. Sadya pong inuukita namin yan para magmukhang sungay ng usa. Kung halimbawa ako may sungay ng usa, pwede ako magpagawa sa'yo? Pwede po, para original na sa'yo. Ako yung nagkukolekta na eh. Ah, ganun? Marami ako na ako, kasi ako yung lagalag din. Bawat lang, huwag niya ako sungay. Ah, pwede po, pwede po. Ito po naman, pinakamura, plastic. Pero ito po, inuukita namin niya para magmukha rin sungay. Pero fake siya. Ah, hindi naman fake ang handle. Kasi hindi mo pwede sabihin sungay, lagi sa plastic pa rin to. O, kaya magaan. Pero yung talim, the same. Ang talim ho niyan ay the same, carbon steel, molye. Ito yung molye din. Molye din ngayon. May question ako. Nire-record na ba kayo ng license? Wala po. Pag nasita ka, di ba, dead developed? Ay, lagi naman ganun. Hindi kung masita kayo, hindi kinukuha lang sa inyo. Pero hindi naman kayo makukuha. Pero kami, kompleto kami sa permit. So, maraming klase ng balisong ano. Ang original na handle ng balisong ay ganito. Ah, shape, Labaha style, saka itong Bowie. Labaha? Oo, itong Bowie. Yeah. Ngayon, post na lang ha. Ito kasi may lumabas na Rambo noong 1980 lang po to. Sa pelikula ni Rambo. Rambo Stallone. Sabihin natin to eh, since 1980 lang, ang ganitong style. Pero ang original po talaga ganito. Ang Labaha. Pero yung ano na yun, kay Stallone na yun, yung kanyang handle, plastic. Ito po yung puto ng kabayo. Pero meron din po akong Rambo na sungay ng isa. Assorted po yan, assorted. Wala akong problema sa ano. Kasi ganito magkano? 500 lang. Ayun, sige na lang bilhin mong pang sumin eh. 500. Almost 30 years. Almost 30 years. Yan. Nagumpisa ako sa isang ganito lang. Ikaw original dito. Sabihin siguro mga 30 pieces, less than 50 pieces na baliso. Oh. Nagumpisa ako noong 1991. Pero ikaw? Dati maraming balisong sa mga kalsada? Halos yun pa rin po. Kaya lang yung iba, dati tindahan. Yung iba nagsara na, pero meron mo lumabas na bago. Nakatayo na bago? Pero sa ano, dito, halos isa na ako sa pinakamatagal dito. Ito ang pioneer talaga? Hindi mo pioneer kasi kasabayan. Mas marami pang nauna sa akin eh. Ay siyempre, namatay na rin yung iba. Wala na. Yan ang paggagawa ng balilog. Meron ng isang tao dito na ito kina from scratch. Siyempre, kung harita-ritago mahal, manual nilalaga rin niya, ginawa niya, housing ng balisong na yan. Pag nangyari, ay personal use niya. Dahil siya may alaga, kabayo, baka, kung na mapabuhol man ang tali, hindi mapuputol niya ganyan tali. Kaya personal use yan. Hanggang siya naging popular. Kuya, gawa mo naman ako sa dito ko rin ganyan. Oh, since ano pa yun, 19? Parang mga 1926, 27 na gano'n. Sa kwento ng tatay ko. 1920 to 1926 daw. Kwento ng tatay niya, yun ang umpisa ng balisong.
na hindi for business yun, hindi pa personal yun. Oh. Hindi, wala naman ko. Ito na lang, after ng World War II, yan, dumami na yan. Dahil may mga Amerikano, may mga dalang kikil, may dalang lagare, may mga gamit ng US Army, naiwanan na dito. At unang-una ho, hindi kayo makakagawa niyan nang wala kayong buy. Ano tawag? Gataon. Ayan na saan ang gataon na rin. Ayan magagawa. Hindi ka daw makakagawa ng balisong kung wala kang ganito. Ano yan? Nasira na lang. Yan yung dati. Ito, dala rin ng mga Amerikano. Dala ng Amerikano yan? Oo. Yung World War to. Din yan daw, may pang-ipit. Yan yung ano? Ito, ipitin nyo dito yung mga lalagarin yung baka dahil mga part nito ay maliliit ng balisong. Mm-hmm. Ito, pagkakayo walang ganito, hindi kayo makagawa ng balisong. Pero yan hindi na ginagamit ngayon? Ginagamit pa rin, oo. Ginagamit pa rin? Oo, sa de, pagkakao na dedemo, kaya lang nasira na mga pa. Pero tinaubra pa ho itong ito. Ilang taon na to? Ako, ito pa ho, dala ho dyan ng Amerikano. Ah, dala ng Amerikano yan? Oo, so, World War II pa? Hmm. 1941? Oo, vintage 1941, dala na naman ito. Ito muna gamit ito, dala na ng Amerikano. Dala ng Amerikano daw ito, 1941 pa. Diyan ba unang ginawa yung balisang? Ay, ito ho gamit sa paggagawa ng balisang. Hindi kayo makagawa kung wala kayo nito. So lahat ng mga gumagawa sa bahay-bahay, meron sila? Meron, nagitigil na sila. Sa ngayon panahon naman natin na ngayon na ito, may nabibiling ganyan? I think, meron na. I think, lalo na yung mga brand nyo, manggagaling sa dala rin siguro ng Amerikano. Ang tawag dito daw, gato. So, sa English, bais. Hanggang ngayon, nagagamit pa daw nila ito. Hindi ka makakagawa ng balisong kung hindi mo gamitin ito. So ito, 1941 pa. Noong mga panahon daw na yun, wala namang gamit ng mga Pilipino. So iniwan daw ng mga Amerikano ito. Dala ng mga sundalo. Yun daw ang kwento ng tatay niya. Dito sa Barangay Balisong, parang gawaan dito. Oh, halos lahat ng bahay na may lalaki. Ang wala lang na gawa yung walang lalaki. Merong lalaki, yung mga bata. Lahat. Mga bata pa, talagang... Ay, tinuturoan na ng magulang ng paggagawa. Siyempre, katulong din. Kung dyan doon, wala kayo lima, anin, gano'n. Katulungan na nila. Kakainin ninyo yan. Ito ho, ang ibigang ko ng magandang paliwanag. Laseta nayari sa Barangay Balisong. Laseta nayari sa Barangay Balisong. Oo. Oh, hanggang sa tinawag ng Balisong yan. Hanggang pero itong lugar na ito, Barangay Balisong, ang matanda ng Tagal. Ah, dati na talagang pangalan Kastila, ng Balisong. Kanawag pa ng Kastila, Barangay Balisong na. Police corporal na nagpapaano rin sila. Hindi, mga makaparegalo yan. Ikaw? Hindi, yung mga nakakuha sa akin na regalo. Ah, okay. Pag nakaganyan naman, magkano? Kernel Karba. Yung kanya naman. Porto po yan, Porto yun. Ayun. Porto. Yung mga ganyan, pwedeng ibiyahe? Katulad yung kahit maliit? Pwede po yan. Tatanggapin sa airport? Kahit po balis na tinatanggap yan. Pero hindi hand carry. Ay, hindi po hand carry. Bawal po hand carry. Ah, naka-check-in. Magpapagawa ako ng customized na para may souvenir naman ako dito sa Barangay Balisong. Ginagawa na yung aking order na balisong with frame. Personalized. Siyempre gusto ko may souvenir ako. Ito ba yung kasabihan na pag hindi ka bumili ng balisong, hindi ka galing sa taas? Pwede po mangyari kasi sabi ko nga, pag nasa Taal ka, o alin mang bayan sa Taal, sa Batangas, ang number one kasi dalawang pasalubong sa Taal, sa buong Batangas, kape, at saka balisong. So, yung kasabihan na yun, naririnig niyo? Totoo yun? Sa may pera. Sa may pera, ibibili ng balisong. Pag wala, yung daing na lang. Leo. Kung ikukumpara mo 30 years ago, yung presyo noon at ngayon? Naku, malaki po.
malaki ang tinaas na talaga. Ah. At saka may kwento ko ano, nung ako'y bago-bago rito, ang Taal kasi hindi kilala sa ano, ang Taal kasi kilala sa Taal Volcano nung araw. Mm. Diba? Ngayon, ang Taal kilala sa Taal Heritage. Mm. Marami nang pumupunta ng local tourist sa Taal. Diba? Hindi katulad nung una, na kakunti ang turista, kaya habang natagal, siyempre, pag dami ng turista, pagganda rin ng benta namin. Mm-hmm. Diba? Ganun. Kasi nung una, ang Taal kasi hindi kasi nung kilala. Ngayon, kilala. Ang dami pumupunta dyan pagka yung mga Christmas season. Yung mga turista nyo, local and international? Yeah. Nung walang pandemic, di ba? Oo, kahit nga ngayon, pandemic, nakatutuwa nga kami, pumupunta pa rin eh. Ah. Kasi ang ganda ng simbahan natin dyan. Oh. Number one kasi pinupunta simbahan. Ang tanong ko naman sa inyo ngayon, di ba nag-pandemic? Okay. May epekto ba ang pandemic sa inyo? Ay, siyempre naman po. Malaki. Sobra. With regards to sales, without sa COVID. Kasi sa totoo lang, ngayon lang kami medyo ano, kasi ang mga tao at hindi na naniniwala sa ano, nakakaalis na. Pero mga kailan ba nung bisa? March hanggang sabihin natin yung October. Talaga, halos wala kami. So ngayon na lang pumipick up ulit? Ako lang sarado 3 months. Mm-hmm. March to June. Mismo totally close ako. Wala akong tindano. Pagbukas lang ako na medyo MCQ, medyo maluwag na. Pero kahit ako nagbukas noon, mahina pa rin. Ngayon, medyo nag-umpisa ang selling ano, season nung Christmas. Oh. Christmas hanggang ngayon naman bumibenta pa rin. Pero ang pinakamalakas kasi itong season talaga, Christmas season at saka Holy Week. Holy Week? Yeah. Kasi maraming tao dito sa Taal. Holy Week po. Yung talaga ang aming mga peak season namin. Kaya may pag-asa kayo sa Holy Week? Yeah. Pero ang aming mga dal, yung mga bagyuhan. Siyempre, pag kami bagyo, sino pupunta ang turista? Sinong local tourist na pupunta? Wala. Kasi dyan yung mga August, September, October, Mayna, July, ganyan, medyo na yan. Misal kami na maghapon wala kami benta. Hindi naman araw-araw may benta ka rito eh. Misal zero, maghapon ka nakaupo. Pero talaga gano'n. Eh nung pumutok yung vulkan, apektado kayo? Siyempre, apektado rin po kami, pero wala naman dito nasisirang bahay. Tsaka kami lumikas din noon. 2 weeks ata kami nung umalis. Andala puno ng ano to? Uh-huh. At tsaka dito ano, total ano to, parang ito. Walang kataw-taw rito. Walang tubig, walang ilaw, brownout. Hindi ka pwedeng tumigil dito. So nagkasunod-sunod? Para, oho. Putok yung Taal, then tapos pandemic. Bali kami... Na-resume kami noon, January 30 o January 27. Bali, pinabalik kami ng local government ni Mayor. Siguro mga isang buwan pa lang kami nakakabalik. Pandemic naman. Isang buwan sa lahat eh. Kasi alam ko, nag-lockdown yan. March 16, 17, ganyan. Sinundo ko pa ang anak ko, simula noong lockdown ako hanggang 3 months. Pero wala, magagawa. Ilang inches sa ilan yan? Hindi. Hawakan niyo ba? Hindi po. Yan po ang haba po niya pag naka-open ay 1.4 meters. Almost 1.5 meters. 1.5 meters? Yan po. 1.5 meters ito. Balisong. Uy, nakakatakot. Yan po yung Philippines. Nakalagay o. Philippines. Okay, tarzi ko mag-tiklo para naman. Tagumpay! Thank you.
simpleng simple. Paano niya nadikit? Paano mo nadikit yung balisong uli? Hindi po kinakalas yung balisong. Hindi na yan. Hindi, paano mo siya naisamit dyan? Alambre? Ah, ito po, po. Nakatali po ng alambre yan. Marami po nang papagawa dito, ano, hindi kayo maniniwala, si Duterte, nagawa ko na yun eh. Oh. Nirigalo kay Duterte, dalawang beses na. Si, oh, si Vice President, ako marami na. Ano yung binigay kay Duterte? Marigalo nga din kayo si Duterte. Ang nagbigay ay yung isa ay custom commissioner, hindi ko lang matanda ng pangalan. Hmm. Yung isa ay police. Gidisplay lang nila ngayon. Naka-frame din? Naka-frame po lahat. Si Vice President, ganun din. Ayan, tapos na yung pinagawa kong souvenir. Dito sa Leo Riveras Balisong. Thank you, Leo. Okay, salamat din. Pakisabi yung address nyo para sakali. Barangay Balisong po, dito po sa Taal, Batangas. Mga 2.5 hours away from Manila. El Riveras Balisong. Like and subscribe.